Welcome ulit mga bay. Welcome sa akin channel by Nudge Works. So nandito po tayo ngayon sa Halublacan po. Dito sa may Amadillo, Tagaytay. So tumawag po yung customer natin na yung mixer po nila ay hindi po gumagana. Gawa ng may nakalampag at parang maganit yung ikot ng ating mixer. So titingnan po natin ngayon para malaman po natin kung ano ang naging problema. So ito po yung mixer na ginagamit nila. Ito po yung mixer na doon po minimix para gawing haloblock. So may problema po siya ngayon. So hanapin po natin yung troubleshoot. So yung mixer na to mga bay, ang nagpapagana rin po nito, may motor to sa taas, then mayroon siyang transmission, at tapos nakakonnect doon sa likod yung ating differential para maging malambot yung pag-ikot ng ating mixer. So ito po yung mixer natin. Napakagaling po, dito po minimix yung ano, tinitimpla yung buhangin tsaka yung semento, tapos iikot to. Nagpapaikot po nito. Makikita natin yung ating motor, may panbelt yan na nakakonnect doon sa ating transmission. Tapos doon naman sa puwit ng ating transmission, mayroon siyang nakakabit na profiler papunta dito sa may differential. So yung design niya mga bay, para lang din siyang sasakyan. Pagkatapos doon sa ilalim, doon na nakakonnect yung bilog na mixer. Kaya pag start ng motor, iikot si transmission at iikot din si differential, kaya gagana yung ating mixer. So makikita po natin, maganit po siya ikotin. Hindi po naiikot mga bay. So ito po, doon po ito nakakonnect sa ating differential. So parang umihilab po siya. Talaga pong maganit. So ang nakita ko pong problema nito, eh pag pinihit natin doon sa taas, talagang maganit. So babaklasin natin yung differential ngayon para malaman natin kung ano naging problema sa loob. So makikita po natin mga bay, may axle po siya nakakabit dito. Ito po yung nagdadala para umikot po yung ating blade na naghahalo ng ating simento at saka buhangin. So ito po yung ihi dito, may axle po siya sa taas na nakakabit doon sa ating differential. So bubunutin po natin yung ihi natin ngayon. Okay. So dito po sa ating taas mga bay, natanggal na po natin yung ating axle. So kahit natanggal na po natin yung ihi natin, maganit pa rin siya pihitin. So may bearing po to dito. I-check rin po natin, baka dito lang po ang problema. So yung axle po natin mga bay, puro po siya putik. So kailangan na rin po natin bakasin talaga yung ating differential, para isang trabaho na po, para hindi po tayo pa ulit-ulit. So
Nagka-problema po tayo ngayon mga bay, napakatigas po bunutin yung ating inner bearing. Humilag po sa ating differential housing. So no choice po ako to, babasagin ko po to para matanggal po natin. Talagang paper sign ko na po to na mabasag mga bay. Okay, so nabaklas na po natin yung ating differential mga bay. So makikita po natin, puro na po lupa, latak po, buhangin po ang nakapasok dito sa loob. So yung ating gear, yung ring gear natin, nagkaroon konti ng damage, may nabasag. Pero po pwede pa naman po to kahit may basag dito. Gawa ng mixer man lang ng hollow block yung ginagamit natin. So ngayon po makikita po natin yung spider gear niya dito. Gawa ng isang ihi lang yung nakapasok. So ang ginawa po, winilding po yung ating spider gear. Kasi gawa ng sa truck, tulad sa truck, pag isang ihi lang po yung nakapasok, isang axle lang, so magpipre-wheel siya. So anong nangyari, para umikot yung ating mixer, niwilding po nila dito sa spider gear para hindi po magpipre-wheel yung ating differential. So ang gagawin po natin ngayon, lilinisin po natin, tatanggalin po natin lahat ng buhangin na nandito sa loob ng differential para matingnan pa po natin kung may iba pang mga problema. Then after, ibabalik po natin ang kabit. So dito po sa ating differential housing, nabaklas ko na po yung ating bearing. So nabibilan ko po muna para maikabit po natin. Pati yung bearing cap po dito mga bay, tinanggal ko na rin. So pag nakabili na tayong bago, i-set up natin ulit, itakabit natin ulit dito para matesting natin kung lalambot na ba yung ikot ng ating mixer. Nililinis na po ng kasama ko ngayon mga bay yung ating differential para matanggal talaga natin yung buhangin. Napakahirap pala gawin ng mixer, yung buhangin at saka simento ay pumapasok doon sa ilalim. Problema ko ngayon ito, ang daming buhangin. Para kung Korea nito ngayon, nagtatakbit ng buhangin. Hindi po kasi yung kamay ko sa ilalim, so tatagaan ko po ito na dukutin. So this time mga bay, naikabit na natin yung ating differential. Tapos sasalina natin siya ng gear wheel ngayon. Gawa ng dito po, wala tayong salinan dito. So doon natin sa taas siya lalagyan ng gear wheel. So nandito po yung dulo ng ating differential housing. Dito tayo magsasalin ng gear wheel. Tapos may nabili na rin po tayong bagong bearing. I-install natin ngayon sa ating hub para maipasok natin yung ating axle. Then after, iti-testing po natin. So okay, this time mga bay, kakabit na po natin yung ating bearing cap. After po natin may kabit yung ating bearing cap mga bay, lalagyan lang po natin siya ng grasa para hindi po masira yung ating bearing. So din after po mga bay, pag nailagay na natin yung ating bearing, nalagyan na natin siya ng grasa, ikakabit naman natin yung ating oil seal para yung grasa natin, para hindi po siya lumabas at hindi po maubusan ng grasa yung ating bearing. Okay na yung bleed ng ating mixer ngayon mga bay. So
Ready na natin siya i-install dito. Ikakabit na po natin siya dito ngayon sa ating pinaka-mixer housing dito sa may differential. Makikita po natin mga bay, na-install lang po natin yung bilid. So yung susunod natin, yung ating outer bearing. So hinuhugasan pa po, gawa ng puro talaga buhangin yung bearing natin. Kaya isa yun sa maging dahilan na masira at maganit umikot. So bago matapos ang video na to mga bay, kung bago ka pa po sa akin channel, paki-subscribe na lang po, paki-pindot yung ating notification bell para maging updated po tayo sa sunod ko pang mga videos. Install na po natin yung ating outer bearing mga bay. So higpit na po natin yung ating spindle nut. So kailangan po na hindi masyado siyang mahigpit at hindi rin maluwag, kasi pag masyadong mahigpit po yung ating spindle nut, may possibility po na madamage yung ating bearing gawa ng pirsado po itong ating bleed. Gawa ng halo po yung minimix nito para gawing halo block. So dito sa labas mga bay, kakabitan rin natin siya ng outer bearing. Tapos dito po natin sinalin yung ating gear oil. So yung basihan po natin, na para malaman natin na sakto na yung gear oil doon sa loob, kailangan po pag ipinasok natin to ating axle, mababasa po siya kahit dito po sa kalate. So sinukat na po namin, basa na po yung ating ihi. So yun na po ang aming pinakabasihan, na sakto na yung doon sa ilalim. So this time ikakabit na po natin yung ating axle. Sa ating gusto dyan na matuto, ingatan lang po natin yung ating kamay na hindi po maipit ng ating ihi. Gawa ng pag nakapasok po yan dun sa spider gear, kusa po yung hihigupin. So kanina po, bago po natin ginawa to, itong bleed na to, hindi po natin to siya mapihit. Pero ngayon po, malubay na po yung ating bleed ng ating mixer. So nagagalaw na po natin siya. So mamaya, ikakabit natin yung profiler doon sa ating differential para matesting po natin, para makita natin kung maayos ba yung ating trabaho. So this time mga bay, kinakabit na natin yung ating profiler galing sa ating differential na nakakunik doon sa ating mixer papunta dito sa ating transmission. Then dito, sa transmission naman sa may pulley, mayroon tayong makikitang fan belt na nakakunik doon sa ating motor. So ang nagpapagana ng ating mixer, yung ating motor. Pag ikot ng motor natin, iikot yung ating transmission, then iikot din yung ating differential. So ang mangyayari doon, yung bleed natin sa taas, iikot rin po yun. So yung connection ng ating mixer, kahit marami yung load, marami yung halo, kayang-kaya niya ikutin gawa ng differential yung nagpapalambot sa pag-ikot ng ating bleed. So after natin may kabit yung propeller natin mga bay, paanda rin po natin yung motor natin, tapos titingnan kung maayos na ba yung ikot ng ating bleed. Gawa ng kanina, kahit naka-under po siya, talagang parang nangangarakol yung ating mixer, tsaka hirap na hirap po niya pa ikutin tong ating bleed. Okay, banda rin mo. Okay. So this time mga bay, pinapa-under na po ng ating operator. So gumagana na po ngayon yung ating motor. Ayan po, makikita po natin, naikot na yung fan belt, saka yung ating propeller papuntang differential. So
dito po sa taas, makikita po natin yung ating bleed. So ayos na po yung ikot niya ngayon, hindi po tulad kanina na napakaingay po at saka nangangalampag. So ibig sabihin po, na-solve natin yung pinaka troubleshoot ng ating mixer. Ayan po, makikita po natin. Ganyan po gumana yung ating mixer. Ayos na yan, ganyan. Ayos na yan. Wala na problema yan. Kanina kasi hirap yan eh. Ayos na yan. Sabi ng ating operator, ayos na po yung ating mixer. So sana po may natutunan po tayo kahit kakaunti mga bay. So kung bago ka pa po sa aking channel, paki-subscribe na lang po, paki-pindot yung ating notification bell para maging update po tayo sa sunod ko pang mga videos. So yun na lang po muna mga bay.